Hello guys, kumusta na kayo? I-update ko lang kayo guys, no? Dito sa aking grapes. After 2 weeks na bagong prone na naman yung grapes ko. Ayan, mahaba na uli yung mga bagong sanga niya. Ayan, tsaka makapansin nyo guys, healthy yung mga bagong sanga niya, tsaka yung mga dahon. Then guys, ayan, no? Meron na. After 1 year and 3 months sa wakas na mulaklak din yung ating grapes, yan yung nasa gitna. Bali maliit lang siya guys, no? Tapos dalawang bulaklak pa lang sa dalawang sanga. Ito yung isa. Yan. Akala ko nga hindi ko pa siya mapapabulaklak. Pero yun nga, sa wakas namulaklak na din siya. Pero itong bulaklak na to, siguro makapag-produce lang siguro to ng 3 pirasong grapes lang. Konti pa lang. Pero good news to guys, at nag-flower na siya. Then, may chance tayo na mapabunganin natin siya. Hindi lang konti, kundi maraming bunga. Siguro from the next pruning uli natin. Tapos, yung sa una kong post na video, may nag-comment pala doon na paano daw malalaman yung difference ng Catawba grapes tsaka ito nga itong red cardinal ko. Ipo-post ko na rin guys. Tapos mapapansin nyo pala sa ilalim ng puno ng grapes ko, nagtrim na rin ako ng kamatis, no? Kasi sayang din naman yung lupa. Ayan. Pakita ko lang ulit yung mga sanga nyo guys. Yung bagong tubo after ko mag-prune ng 2 weeks. Yan, sa wakas at nagkaroon na rin ng flowers. Maliit pa lang to sa una pero okay na to. It's a good sign na yan nga, mapapabunga natin yung grapes natin. Yan, pakita ko lang siya ulit. Yan. Pansin nyo no, pinagtubuan ng ating bagong sanga no, sa pinagputulan mismo natin. Yan. Ito, kita nyo guys. Tumubo yung bagong sanga natin doon sa pinagputulan natin, sa pinagpruning natin. Hey guys, paki-wait na lang din yung isang video ko doon sa may nagtanong kasi doon sa isang post ko na yun nga, anong difference ng Catawba tsaka sa Red Cardinal. Ayan. Thank you guys.